Hi everyone! So since we already know that science and technology is interconnected with one another and also have a positive and negative effect in the society, so for today's lessons, we are going to have a discussion about the history of science and technology in the Philippines. Meaning to say, sa lesson na to, malalaman natin ano ba yung science and technology ng ating earliest Filipino while ano po yung progress after tayo masakop ng ibang bansa. Next, let's start with the introduction. The need to develop a country's science and technology has generally been recognized as one of the imperatives of socio-economic progress in the contemporary world. If we're going to have a look in the word imperative, that means it is a command, it is an obligation of every country that there must have a development in their science and technology in order for them to have a progress and enhancement in their socio-economic. Meaning to say, kailangan po ng bawat bansa na magkaroon ng researches, advanced science and technology para makasabay sila sa kung ano po yung demand ng buong mundo, di ba? When it comes to socio-economic. While, dahil nga nag-focus sila sa advanced science and technology, ito yung naging negative part. Among third world countries, an important dimension of this concern is a problem of dependence in science and technology. Masyadong dumepende ang lahat ng bansa. And to the part na nagkaroon pa ng connection, ikinonek pa nila yung advanced science and technology nila sa political sovereignty and economic self-reliance. And kung mapapansin nyo, diba, katulad po na sinabi ko, yung mga bansang merong advanced science and technology, merong silang advanced research, scientific research, nagkakaroon sila ng power, di ba? And authority under dun sa mga inferior na countries. And that is a negative part na nakita ng United Nations, di ba? And also, we are going to have a definition of science is a concrete concern with the systematic understanding and explanation of the laws of nature. Meaning to say, science deals with a step-by-step method or procedure that explain natural phenomena. While technology, a systematic knowledge of the industrial arts, and this knowledge was implemented by means of techniques, technology has become commonly taken to mean both the knowledge and the means of utilization. And that is the body of knowledge about the technique. Ibig sabihin po, if you're going to have a knowledge or the idea, so si techniques, we have the idea, we also have the action, which is when we are talking about utilization, the proper use of a thing, di ba? How are we going to utilize such things? So, ibig sabihin, paano po ba natin siya magagamit sa maayos na pamaraan? And that is technology. While, if science and technology combined, we have the modern technology that involves systematic research, but its outcome is more concrete. Meaning, mas buo siya, mas tangible siya kaysa sa science. And this is the process of a thing, a chemical, a process, something to be bought and sold. So, the reason why meron tayo mga appliances, yung mga gamit na nasusuot, ang nagagamit natin sa pang-araw-araw. And that is modern technology. Okay, so let's start with the pre-colonial science and technology of the Philippines. So there is a very little reliable written information about the Philippine society, culture, and technology before the arrival of the Spaniards in 1521. So meaning to say po, bago pa po tayo nasakop ng ibang bansa, wala na po tayong masyadong information, hindi pa tayo masyadong merong documentaries. So in order for us to have a history or a written history about the Philippines, kailangan pa talaga po na ang unang maging writer natin ay mga Spaniard. So in order for them to have a written information about the Philippines, one has to reconstruct a picture of this past using contemporary archaeological finding, accounts by early traders and foreign travelers. So meaning to say, kailangan pa po nilang magtanong-tanong sa ating mga foreign travelers and early traders about kung ano yung mga natagpuan nila, ano yung nakita nila, ano yung history ng pamumuhay ng mga Filipino. Okay? And also, according to them,
Philippines is numerous, scattered, thriving, relatively self-sufficient, and autonomous communities long before the Spaniards arrived. Meaning to say, di ba po archipelago tayo? So kahit archipelago tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, marami na tayo noon, marami na mga Filipino noon. Hiwa-hiwalay nga lang. And also, we are thriving, ibig sabihin nabubuhay tayo ng sarili lang natin, okay? Walang namumuno sa atin, kaya po barabarangay, di ba? Kanya-kanyang nasyon. And also, according to them, generally simple level of technological development compared with those of the Chinese and Japanese, but this was sufficient for their needs at the period of time. Meaning, tayo noong mga sinaunang Filipino noon, ano lang, humble lang po. Kasi, di ba, kung ano po yung meron tayong mga simple technology, kung ano lang talaga yung kailangan natin, yun lang po ang gagawin natin. Okay? And also, Filipinos had also learned to build boats for the coastal trade. And that is something na kaya natin maipagmalaki. Kasi, di ba, kaya nga tinawag na barangay, kasi nga nung natagpuan tayo ng mga Spaniards, nakita niya na tayo ay nasa isang boat na mga Malay kung saan nakasakay sa balangay. Kaya naging barangay. So, and also by the 10th century, that boat became a highly developed technology. And anong ginawa po ng ating mga Spanish, ginamit nila to para maging warship, and it called Caracoa. So, this boat were well suited for inter-island trade raids. So, yung idea natin na coast, yung ating balangay, ginawa nila yung para sa ating sa kanilang mga war, ginamit ng Spanish para sa kanilang pananakop sa iba't ibang bansa. And that called Caracoa. And also, the Spanish later utilized Filipino expertise in boat building and seamanship to fight the raiding Dutch, Portuguese, Muslim, and Chinese pirate Limahong, as well as to build and man the Galileo that sailed to Mexico. So, dahil nga mas advanced tayo, mas may kaalaman tayo sa paggawa ng mga bangka at warship, ginamit yun ng Spaniard para ipanlaban pa sa ibang bansa. Next, communities exhibited an even technological development. Meaning to say, yung mga technology po natin na kung ano yung ano ay hindi pantay-pantay, uneven. Ibig sabihin, yung mga bansa or yung mga lugar sa Pilipinas na naaabutan ng mga foreign travelers, yun yung medyo po advanced sa technology kasi nagte-trade sila. Samantalang yung malayo sa mga dagat at nandoon sa center, so yun po, limited lang yung access ng technology nila. Okay? And that is the good thing about trading. Okay? Pakikipagpalit ng kanilang mga bagay-bagay, kanilang materials. And also, they find out that the house of Raja Sulaiman, which was burned down by the Spanish, reported contained valuable articles of trade. Money, copper, iron, porcelain, blankets, wax, cotton, and wooden vats full of brandy. Next to his house was a storehouse which contained much iron and copper, as well as culverins and cannon which had melted. So this report indicated that the Filipino in Manila had learned to make a use of modern artillery. Yung sinasabing modern artillery, nung nakita nila yung bahay ni Raja Sulaiman na kanilang sinuno, doon nila na-discover na mga early Filipino marunong gumawa ng mga gamit pang war. Okay? Yung paggawa ng kanyon, okay, panggawa ng mga pwedeng pambomba. And also, the Spanish colonizer noted that over the islands, Filipinos were growing rice, vegetable, and cotton, raising swine, goats, and fowls, making wine, vinegar, and salt, weaving cloth, and producing beeswax and honey. And that is a good thing, di ba? Ibig sabihin, ang ating mga earliest Filipino marunong na sa agriculture. Next, we also don't have calendar but counted the years by moons and from one harvest to another. And in the interior and mountain settlement, many Filipino were still living as hunter, and also they gathered forest products to trade with the lowland and coastal settlement, but they also made iron lace points, daggers, and certain small tools used in transplanting. So
The Spaniard found no temples or places or of worship. Meaning to say, di ba, tinawag tayo nung dati na naniniwala sa mga anito. So, naniniwala tayo na may Diyos ng tubig, Diyos ng araw, Diyos ng hangin, Diyos ng lupa, and Diyos ng puno. So, lahat, everything na pinaniniwalaan nun ng mga Filipino na may Diyos. Okay? And that is what we call animism. And, although the Filipino knew how to read and write in their own system, there was mainly used for messages and letters. So, yung baybayin na sinasabi natin, marunong na tayo makipag-communicate, mag-write ng letter. Okay? Because of the abundance of natural resources, a benign environment, and generally sparse population, there seemed to have been little pressure for invention and innovation among the early Filipinos. Meaning to say, dahil nga tayo ay rich in resources, so hindi na mahirap para sa mga Filipino para makabuo ng science and technology. And Governor Francisco de Sande observed in 1575, the Filipinos do not understand any kind of work unless it be to do something actually necessary. Meaning to say, yung napansin ni Governor Francis de Sande, kailangan napansin niya na ang isang Filipino hindi yan gagawa ng isang trabaho unless kailangan niya. Okay? And let's have in the development in science and technology in the Philippines and the Spanish regime. Okay? During the Spanish regime, the beginnings of modern science and technology in the Philippines can be traced to the Spanish regime. And that is correct, diba? Nagkaroon tayo ng civilization. The Spaniards established schools, hospital, and started scientific research. And this has important consequences for the rise of the country's profession. So, ibig sabihin, dati na nagawa lang tayo, sikat tayo sa bahay kubo. So, and also, yung mga magulang o yung mga ina, di ba, ang kanilang ama, nag-hunter, nagtatanim. And then, ang mga Pilipina, mga babaeng asawa, so, ang ginagawa, tinuturuan nila ang mga anak nila sa kanya-kanyang tahanan. And because of the Spaniards, nagkaroon tayo ng organized, nagkaroon tayo ng establishment like school, hospital. Okay? And next, the direction and pace of development of science and technology were greatly shaped by the role of the religious orders in the conquest and colonization of the archipelago and economic trade adopted by colonial government. We all know and aware na di kaya po tayo sinakop ng mga Spaniards ay para po saan? Para po tayo ay kanilang e-colonize. So, para tayo ma-colonize, pinakilala nila ang religion, di ba? Which is the Catholic, yung Catholicism. Kaya nga tayo, tingnan nyo, lahat tayo mapapansin Roman Catholic tayo, and that is also part of being colonized by the Spaniard. Okay? And then, meron tayong reduction. Ano po yung reduction? This is a religious strategy kung saan lahat po ng hiwa-hiwalay na community pinagsama-sama niya. At doon nag-start yung barangay natin, diga? Doon nag-start yung nagkaroon tayo ng city, municipality. Kasi ano po yung reduction? Sa gagawin nila, pagsasama-samahin nila yung mga Filipino, pagsasama-samahin nila yung mga datu, so yung mga namumuno, at gagawing isang community. At ano po ang nasa gitna? Yung ating simbahan. Yun po yung tinatawag na reduction. Okay? The net result of reduction was the creation of towns and the foundation of the present system of local government. And nasabi ko na po. Okay? Next, ano po ang ginawa nila? So, ang question, ma'am, pinaghalo-halo, pinagsama-sama nila para makabuo ng isang barangay, nagkaroon ng isang city o municipal. Anong ginawa nilang way para po sumunod ang mga Filipino? So, ito po, di ba we all know na hiwa-hiwalay tayo na may mga datos na namumuno sa atin? So, ito yung naging offer nila. Datus and their hereditary successor were adopted by the Spanish colonial government. At anong ginawa? Ginawa silang serve as the head of the lowest level of local government as cabeza de barangay. Doon po nag-start na nagkaroon na tayo ng word na barangay, namumuno ay kapitan.
Next, ano yung trabaho nila? Impose and collected tribute tax, enforcement of the compulsory labor services among the native Filipinos, and implementation of the compulsory sale of local products of the government. Meaning, yun ang trabaho nila, kumuha ng tax, magkaroon ng forced labor sa kapwa Filipino, and that is a negative part, diba? Imagine, Filipino ka, pinagtatrabahuhan mo ang kapwa mo Filipino, and also, sino nakikinabang, sino nakakakuha ng pera, and that is the Spaniards, okay? Next, how about their educational system? So, the religion played a major role in the establishment of the colonial educational system in the Philippines. And also, they also influenced the development of technology and promotion of science and research. Teachers were missionaries and parish priests in the villages. Primary instruction was mainly religious education, meaning kung ano po yung mga subject noon, pag-aaralan mo magsalita ng Latin, pag-aaralan mo magdasal, mag-abaginong Maria, ayun sinasabi natin, mag-Hail Mary, so iba't ibang dasal, magbasa ng libro, alamin kung ano yung iba't ibang history. Okay. So yung sinasabi po nating religious education. Also, we also have different school na kanilang binuo. Higher education was provided by schools set up by the different religious orders in the urban center, most of them in Manila. So, Jesuit priests founded Colegio de San Ildefonso in Cebu and Manila, Colegio de San Ignacio, Colegio de San Jose, Ateneo de Manila, the Dominican Colegio de San Juan de Letran. So, meaning to say, dun sila nag-start gumawa ng mga colleges para makapag-produce ng mga professional. And, we also have access to these schools was limited to the elite of the colonial society. Okay? And that is the saddest part. Because, kung sino lang yung mayaman, siya lang yung pwedeng makapag-aral. And, sino yung mga pwede or acceptable na makapasok sa mga kolehiyo? Yun yung mga European-born, yung mga foreigners natin. Also, mga local Spaniard na nagsettle dito sa Pilipinas. And also, yung mestizos. So, meaning, yung mga half-half. Half Filipino, half Chinese, half Filipino, half Spaniard. And also, a few native Filipino. So, sino po yung mga few native Filipino? Eh, di ibig sabihin, yung mga anak ng ating mga datu. Diba? Yung may pera pa rin. And, in 19th century, they offered BA degree, Bachelier and Artes. So, yan po yung kurso na natapos ng ating Dr. Jose Rizal. And, included science subjects such as physics, chemistry, natural history, and mathematics. And they also offered technical vocational school were established by the Spaniard. Okay? So, we also have our highest institution of learning, and that is the University of Santo Tomas na hanggang ngayon ay kilala pa rin natin, di ba? It was run by Dominicans and established as a college in 1611 by Fray Miguel de Benavides. And initially granted degrees in theology, yung pag-aaral about sa religion, philosophy, about wisdom, and humanities about society and human, okay? In 18th century, the Faculty of Jurisprudence and Canonical Law was established. And in 1871, the School of Medicine and Pharmacy were opened. So, di ba, magandang part yon, because we are able to have a progress when it comes to medicine, di ba? Kasi dati po, simpleng ubo at sipon, kinamamatay na. Simpleng lagnat, nakakamatay na. So, because nagkaroon tayo ng schools para sa pag-aaral ng medicine at mga gamot, so, mas nagkaroon pa po na magandang access sa mga Filipino. From 1871 to 1886, the University of Santo Tomas granted the degree of Licenciado in Medicina to 62 graduates. Imagine, nakapag-graduate siya ng 62 students, okay, na professional. And, for the doctorate degree, kung magdo-doctoral sila, after noon,
papunta naman sila sa Universidad Central de Madrid in Spain. And that is the reason bakit si Dr. Jose Rizal ay pumunta po sa Madrid, 'di ba? Diyan din siya pumasok. And at the end of this period of the degree of bachelor and pharmacia was granted. And this is the degree of licentiate in pharmacy, which was equivalent to a master's degree, was granted after 2 years of practice in a pharmacy, one of which could be taken simultaneously with the academic courses after the second year courses of the study. So kanina, nagkaroon tayo ng medicine, naging pharmacy. Next, we also have, okay, in year na 1876, the university granted the bachelor's degree in pharmacy to its first 6 graduate in the School of Pharmacy. So, ang mas nakakatuwang part po dito, among them was Leon Maria Guerrero, and that is our father of Philippine pharmacy. Because of his extensive work on the medical plants of the Philippines and their uses. So, meaning po, yung ating mga mga nag-aral about sa pharmacy natin, nagkaroon pa tayo ng mas magandang development, scientific research para sa iba't ibang plants ng Pilipinas. At alam naman natin tayong rich tayo, di ba, sa mga plants na nakakagamot, di ba? And also, the total number of graduate in pharmacy during the Spanish period, 164. And there were no school offering engineering. So, yun po yung kulang noong time na yon, engineering. So, para kung ikaw ay isang Filipino or na nag-aim para makapag-aral ng engineering, kailangan ka pang pumunta mismo sa Europe. Okay? And in January 1, 1820, nagkaroon tayo ng nautical school, meaning yung pag-aaral na sa navigation doon sa ating pangkaragatan. Okay? And it is offered 4-year course of study for the profession of pilot of merchant marines that included subject as arithmetic, algebra, geometry, trigonometry, physics, hydrography, meteorology, navigation, and pilotage. And also, in year 1839, we have a school of commercial accounting and a school of French and English languages. So, meaning to say, mas dumami yung kaalaman ng mga Filipino sa iba't ibang languages. Next, in year 1887, the Manila School of Agriculture was created by royal decree, but it was able to open only in July 1889. Ano po yung pinaka-saddest part dito? Because, imagine ninyo, designed to provide theoretical and practical education of skilled farmers and overseers, and to promote agricultural development in the Philippines by means of observation, experiment, and investigation. So, kaya po hindi nagtagal ang Manila School of Agriculture kasi po, sino po, aminin man natin o hindi, sino po bang anak ng magsasaka ang gustong o pangaraping maging magsasaka? Hindi po masama yung sinasabi ko because that is the thinking of the earliest Filipino. Diba? Kahit ngayon, so instead na ikaw ay magkaroon ng profession in agriculture, diba mas pipiliin mo na magkaroon ka ng profession in doctoral o doctorate, magkaroon na ka sa nautical school, about kumuha ka ng pharmacy, diba? So, yun po yung naging saddest part. Walang mga Filipinong nagkaroon ng focus sa agriculture. Okay? And the professor in the school were agricultural engineers. The school was financed by the government, but it appears that its direction was also left to the priest. And the award of completion of the course were awarded by the University of Santo Tomas or the Ateneo Municipal. And ito nga po sinabi ko kanina, Filipinos did not show much inclination for industrial pursuits. Okay? And in year 1863, we also have the colonial authorities issued a royal decree designed to reform the existing educational system in the country. It provided for the establishment of a school of elementary, secondary, and collegiate school, teacher training schools, and called for government supervision of this school. The full implementation of this decree, however, was interrupted by the coming of the Americans in 1898.
what are those disadvantage of the Spaniards' regime? Public instruction is an unsatisfactory state in the Philippines. The provisions are little changed from those of the monkish age. No attention is given to the natural science. And in spite of small number of Filipino graduate from the UST in medicine and in sciences, they still face the problem of unemployment. So ito po yung in disadvantage niya. Kasi kahit graduate ka sa na, ikaw na Filipino graduate ka, still you are experiencing unemployment kasi si ganito po nangyayari. Mas inuuna nilang i-employed yung mga foreigners na galing sa ibang bansa dahil ang mga Spaniards natin ay walang tiwala sa mga graduate na Filipino. Okay? And also, we are lack of library facilities. Imagine ninyo, wala pa noon masyadong advanced library facilities, and also yung ating mga textbook o libro ay mga sinauna pa, outdated textbook. No female cadaver had been dissected and the anatomy course was a farce, meaning ang una pa nung ina-experiment ay yung katawan ng mga lalaki, okay, yung ating dinadissect, while wala pa noong experiment about sa katawan ng babae. So kulang pa ang kaalaman, di ba? And most graduate never had attended even one of case of confinement or seen a case of laparotomy. So imagine ninyo, nag-aaral ka ng medicine, wala ka namang skills, 'di ba? Hindi mo na-apply. So what is the essence of knowledge if you cannot apply in real life? Okay? And also, imagine ninyo, nagtuturo sila ng microbiology or about microorganism, pero hindi naman sila gumagamit ng microscope. Paano 'yon, 'di ba? Kasi ang microscope hindi mo naman makikita through your naked eye. Kailangan pa talaga ng aparatus or equipment para makita yung mga little organism. So yun yung kakulangan, okay? Nandoon yung knowledge, kaso kulang. Okay? And also, because of that, many of those graduate later joined the revolutionary movement against Spain. So yan yung nagkaroon ng resulta. So ikaw na Filipino, hindi ka magkaroon ng trabaho, ano magiging thinking mo? Syempre magiging against ka sa government. Next. Okay, wala na yan. Okay, so let's have the science and technology in our American regime. Okay, there was very little development in science and technology during the short-lived Philippine Republic. And why po, ma'am? Kasi nga po, sa sobrang kakaunti ng panahon na tayo nasakop, so yun din po yung kakaunting way na natulungan tayo ng mga Amerikano. And on October 19, 1898, they created the Universidad Literaria de Filipinas, a secular state-supported institution of higher ed learning, and they offered courses in law. So kung kanina, medicine, pharmacy, nautical, ito, nagkaroon naman sila ng ating courses about law. So meaning, nagkaroon din ng idea ang mga Filipino about sa iba't ibang batas. Okay? So kung mapapansin nyo, ang Spaniard kasi limited. While, ang sinabi naman ng mga Amerika, tutulungan namin kayo na maging isang bansa. The reason why, nagbuo sila ng laws, di ba? Para magkaroon ng self-governing government ang ating mga Filipino. Also, more on medicine. So kung kanina, walang microscope, nagda-dissect, pero walang hindi nakakapanood kung paano yung live na ginagawa. So dito, ito naman po yung pinagkaiba ni America. While nagkaroon din ng surgery sa mga bale, sa mga nasugatan. So, also the pharmacy and notary public. In university was able to hold graduation exercises in Tarlac on 29 October 1899 when degrees in medicine and law were awarded. Okay? During the American regime, science and technology in the Philippines advanced rapidly during the American regime. So imagine nyo, nagkaroon ng mas magandang patutunguhan ng science and technology ng Pilipinas, and ito yung most probably na magugustuhan nyo. Dito nag-start na magkaroon ng scholarship, yung word na scholarship.
for higher education in science and engineering. So, meaning to say na si Amerikano nagkaroon or nakakita ng potential sa isang Filipino, binigyan niya to ng scholarship. Meaning kahit mahirap man to, kahit mayaman, at kita naman nilang qualified, binigyan nila ng scholarship para mapadiretso ang pag-aaral. Next, and in 21, January 21, 1901, Act Number 74, creating a Department of Public Instruction in the Philippines, wherein it provided free primary education with English as the medium of the instruction. Meaning to say, hindi tulad ng Spaniards na ang sinasabi, di ba? Mga elite, mga mayayaman lang ang pwedeng makapasok. Dito sa Amerika, binigyan nila ng chances lahat ng Filipino na makapag-aral. Okay? And also, tinuruan din nilang mag-English. And setting up of a Philippine Normal School to train Filipino teachers. Imagine ninyo, kung last time sa mga Spaniards, ang mga teachers ay mga priests, mga missionaries, dito binigyan nila ng pagkakataon na maging teacher din ang mga Filipino. And also, nagkaroon din ng secondary schools were open. Okay? So, ang ano lang po dito, negative part, kung halimbawa sa primary school from grade 1 to grade 6, libre, sa secondary school, nagkaroon po tayo ng bayad. Okay? May bayad. Just like sa ating mga private school. Okay? And ito po, dito nyo maunawaan. The Philippine Medical School was established and was followed by other professions and technical school. They were later absorbed into the University of the Philippines. And in June 18, 1908, by the Act of Philippine Legislature, the University of the Philippines was created, yung UP na tinatawag natin ngayon. So, maiisip nyo, di ba, pag narinig nyo si University of Santo Tomas, sa Spaniard yan. Pag narinig mo yung mga school about UP, okay, pang-America yan. Okay, among the first colleges to be opened were the College of Agriculture in Los Baños, Laguna, in 1909, the Colleges of Liberal Arts, Engineering, and Veterinary Medicine in 1910, and the College of Law in 1911. By 1911, the university had an enrollment of 1,400 students. Imagine ninyo, nag-boom agad yung schools na yon na 1,400, while hindi katulad nung sa ating mga Spaniards na 65 students, 64, 62, mga graduate lang. Dito, thousands of professional. Okay? 4 years later, its enrollment had almost doubled, and the university included 2 new units, the School of Pharmacy and the Graduate School of Tropical Medicine and Public Health. And also in 1916, the School of Forestry, yung pag-aaral sa atin, pag-preserve, pag-conserve ng mga forest natin or kagubatan. And for those musically inclined, so under known ang Conservatory of Music, where it was established in 1916, and in 1918, the College of Education was opened. Imagine nyo, sunod-sunod na yung iba't ibang profession. Okay? Next, except in the College of Medicine, where there were already a number of Filipino physicians who were qualified to become its faculty member when it was opened in 1907, most of the early instructor and professor in the science and technology and science in engineering at the University of the Philippines were Americans and other foreigners. So, yun pa rin po yung pagkakaroon ng inequality, di ba? Imagine niyo kahit sobrang maraming physicians, kasi nga po marami nagkuha ng College of Medicine, di ba, nung mga panahon ng Spaniard, kahit mga graduate, naging revolutionary sila, hindi pa rin sila nagkaroon ng part, or kung nagkaroon man, kakaunti yung naging qualified para maging teacher, okay, sa UP. And still, yung mga Amerikano, nag-hire pa rin sila ng foreigners para makapagturo sa ibang bansa, sa ibang kapwa nating Filipino na napasok sa UP. Okay? And those qualified Filipinos, so ito naman po yung ginawa nila, Filipinos were sent abroad for advanced training, and by this means, foreign Philippine faculty were gradually replaced by the Filipinos. So yun naman po ang kagandahan.
Okay, even though pinili nila yung mga Amerikano na maging professor sa UP, yung mga qualified Filipino or physician natin, pinadala nila sa ibang bansa sa Amerika para mas bigyan pa ng mas deeper understanding, mas deeper knowledges about dun sa profession nila. And then, eventually, sila yung mga pumalit. Okay? Sila yung pumalit sa UP. And in 1920, Filipino PhD graduate of U.S. University took over the Department of Agriculture, Chemistry, and the College of Agriculture. And by December 1926, the university enrollment in all colleges had reached 6,464, and out of total teaching staff of 463, only 44 were Americans and other foreigners. Look at this, ito na yung kagandahan, di ba? Dahil nga pinadadala nila yung mga Filipino sa ibang bansa para magkaroon ng advanced training. So later on, nagkaroon na tayo ng staff na 463. I-minus nyo lang yung 44 na foreigners. So, kagandahan nun, di ba? Mostly 100 ay mga Filipino teachers na. Okay? At nagdoble pa na nagdoble ang mga taong napasok. Okay? So, meaning to say, mas naging accessible yung education. Mas maraming mga Filipino ang natulungan at naging professionals. Next. Before 1910, the American colonial government encouraged young men and women to get higher professional education as much as possible in the American colleges. And in 1903, the Philippine Commission passed an act to finance the sending of 135 boys and girls of high school age to the United States to be educated as teacher, engineer, physicians, and many more. So, ganito po, yung ating mga high school student, may pinili silang qualified student at pinadala nila sa ibang bansa para in the future, maging future teacher sila. At also, engineer, physician, at kung ano pang profession ang mas gusto nila. At yun po yung kagandahan, diga? Nagkakaroon tayo ng opportunity para malaman yung Western ideas para magkaroon ng better future ang Pilipinas. Next, after the establishment of the University of the Philippines, scholarship for advanced studies of the scientific or technical nature in American university were given only in the preparation for assignment to job in the public services. So meaning to say, yung mga qualified na students or mga physicians na pinadala nila sa ibang bansa, the reason bakit nila pinag-aral yon ay para maging public servant din ng Pilipinas. Okay? And that is the first reason bakit nag-boom, di ba? Naging rapid ang pag-advance ng science and technology. Kasi kapag ang isang tao may education, marami silang alam, so kaya nilang i-utilize, di ba? Kung ano yung knowledge, kaya nilang i-apply, kaya nilang mapaganda mapaganda nila kung ano man yung estado ng Pilipinas. Next, Filipinos were provided opportunities for higher education in the science and engineering. The economy remained basically in agriculture. In 1917 Act No. 2076 Private School Act, so that is the reason why we have public and private. Okay, sa Amerika yan nag-start. Was enacted by the Philippine Legislature, the Act recognized private school as educational institution and not commercial ventures, and mainly a general standard of efficiency in the all private school and colleges so that furnish adequate instruction to the public. And that is the reason bakit nandoon tayo sa idea na kapag private ka, di ba, magandang school, maganda, may qualified na mga teacher. So, dun po nag-start kasi nga sa American regime, binigyan nila ng magandang standard ang private school. Okay? And during the American regime, the development of science gained more government support along with the efforts to establish an old extensive public school system and public health programs. So, we also have the old Laboratorio Municipal was absorbed by the Bureau of the Government Laboratories created by the Philippine Commission in 1901. So imagine nyo, nagkaroon na tayo ng laboratory wherein kung may laboratory tayo, more experiment, more scientific research ang magkakaroon, di ba? And the American colonial authorities organized other offices which by the nature of their operation contributed further the growth
of the scientific research. So dito po nagsimula kung bakit tayo nagkaroon ng Pag-asa, DENR, DOH, DepEd. Kasi nag-start siya, so these were the Weather Bureau, so sinatawag nating Pag-asa, the Board of Health, kaya tayo nagkaroon ng DOH, Bureau of Mines, Bureau of Forestry, Bureau of Agriculture, so kaya po tayo nagkaroon ng DNR, Bureau of Coast and Geodetic Survey, and Bureau of Plants and Industry. So because of the American regime, kaya nagkaroon tayo ng so-called different departments. Okay, na later nagbago ang mga names. Pero yun pa rin yung kanilang purpose, bakit sila nabuo. Next, after we have already discussed about the Spaniard and American regime, so we're going to have the historical antecedent of global and local perspective. Okay? So in science and technology is all about the knowledge, method, materials and processes, and that is correct, 'di ba? And we also have a field of systematic inquiry. And we also have the human cultural activity and the total societal enterprises. Okay? We also have a virtual isolation and mutual independence, okay? Intimate association and mutually beneficial interdependence. So, what is the concern significance of science and technology in the society? Ito yung mga concern, military power leading to political stability. And katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, kung sino yung bansa na may advanced science and technology, kung sino yung may pera, sinong may advanced na technology or gadgets na meron sila, di syempre sila yung po yung more on may political and military power. While, if you have science and technology, better science and technology, you also have economic strength, di ba? Kaya may mga bansang alam mong namumuno, di ba? Namumuno sa buong mundo, kilala sa mga products because of their strength and productivity. Imagine, if your country is more on advanced in science and technology, yung kayang gawin ng 10 araw, kayang gawin ng 1 araw lang ng mga machineries, di ba? Na tinutulungan lang ng few people, na konting mga tao. While, also, we have a medical breakthrough or better healthcare system. Kasi, if you're going to look, di ba, instead dati, katulad nga na sinabi ko, simpleng ubot sipon, lagnat, kinagkakasakit na, ngayon, because of science and technology, we were able to create mga aparatus, equipments na makakatulong or mga gamot, di ba, na makakatulong para ma-sustain or makasurvive ang mga tao. Okay? How about the social implication? The negative is that failures that resulted into deaths and disasters. So, okay, tingnan nyo, ka-experiment ng mga tao, okay, kaka-research, so nagkakaroon to ng mga disaster like the nuclear power plant, di ba? A simple atom can produce energy that can light up the community. And because of that, di ba, nagkaroon dati ng problema sa nuclear power plant ang Japan. And up till now, yung community na nag-leak yung nuclear power plant nila ay hindi na muna or naging abandoned na yon, as in naging ghost town na. Ano pong ginawa nun? Hindi pinapapasok ng government ng Japan ang mga tao doon dahil may radiation. That could result their mental or that could result mental health problem. Patulad nung halimbawa po, sa too much radiation, nakakabaong, nagkakaroon ng defect yung magiging yung heredity nila or yung magiging genes nila. So that is a negative impact. And also, how about the environmental degradation? So ibig sabihin, yung social stratification, so imagine nyo, nagkakaroon po ng negative effect with our environment. Too much science and technology, nagkakaroon ng pollution. And social stratification, so kung sino yung bansang kilala, may power, nagkakaroon na po ng parang ating pyramid, di ba? Nasa taas kung sino yung advance, hanggang kung sino yung nagsisimula pa lang nasa gitna, at sino ba yung pinaka nasa ilalim, or mas lower, or mababa pa yung science and technology. Okay? While in positive, we are able to defeating irrationality, meaning irrational, di ba? Logical. Nasasagot natin yung mga sciences fact, di ba? Nagkakaroon na tayo ng tamang information. While also,
science and technology as a source of cognitive authority and basis for sound decision making. So meaning to say, because of science and technology, we were able to decide ano ba yung tama, yung ethically kung ano po yung tama, morally wrong or morally bad, ano may morally good. So yun po yan, and source of personal identity. So you were able to identify ano ka ba sa isang kasi nga yung good decision making at saka yung being logical na cha-check mo ano ka ba, ano ba yung mismong katauhan mo, ano ba yung nalalaman mo, saan ka ba galing na nation, ano ba yung part ng iyong sa family. So nagkakaroon ka na explanation about yourself. Okay? And huwag na natin niyang isama. Let's have, okay, ito yung mga tao naman na nakatulong para magkaroon pa po ng mas magandang science and technology. And because of their discovery, we were able to have a easier life, okay? Halimbawa po si James Watt, steam engine. So, improve industry operation and transport system mobility through railway transport. So, if you're going to look, because of James Watt, we were able to have our own transportation. Okay? So, as simple steam engines, nagkaroon sila noon ng isang train, di ba? And then so on, yung kanyang idea na yan na transport sa paggagawa ng bike, paggagawa ng motorcycle, paggagawa ng cars. So, lahat, even the engine machine. So, because of steam engine, nagkaroon tayo ng different kinds of machinery. Next, we also have Francis Bacon. So, ano pong naitulong ni Francis Bacon? Through useful utilization and application of knowledge, meaning to say, itinuro po niya, ano po ba yung tamang pag-utilize ng isang bagay na ginagamit mo? Paano mo siya magagamit sa bastong pamamaraan na hindi naaaksaya? Okay? And that is the material pursuit and societal welfare may be advanced and improved. And how about Benjamin Franklin, lightning rod? So because of Benjamin Franklin, makikita ninyo, 'di ba, dati po kumukulog, kumikidla, so bigla na lang may mga buildings noon na nasusunog na lang basta. But because of the experiment of Benjamin Franklin, habang naulan noon, nagpagayo siya, nagpalipad ng isang saranggola, at sa gitna ng saranggolang 'yon, naglagay siya ng isang susi. Kung saan chinek niya kung paano makaka-attract ang positive and negative energy. So because of that, itong si kuryente or si light ay tumama doon sa susi. Tumama po doon sa susi, at doon niya nakita na nung tumama sa susi, dumaloy sa wire and then tumama sa lupa. And that is the idea of lightning rod. Kung saan, kung makakakita kayo, 'di ba, sa ibang bansa, matataas ang kanilang buildings. Pero hindi ka nagtataka bakit hindi sila tinatamaan ng kidla tuwing umulan. And that is because of the lightning rod. Okay, sa dulo ng bawat building na 'yon ay mayroong rod. At kung makikita nyo sa picture, may mga wire, and then kapag tinamaan yung lightning rod, dadaloy sa wire, at yung wire na 'yon nasa lupa, doon tatama yung energy. Okay? Doon tatama ang kuryente, and doon nagkakaroon ng less na effect, okay, sa ibang tao, less distraction. Okay? Next, we also have Alexandra Volta, storage battery. So that's the reason bakit tayo may mga battery na ginagamit. And because of that, tingnan nyo kung gaano ka-importante ng battery kahit saan nating appliances. Okay? Because of him, nagkaroon tayo ng battery. While also Andre Ampere, or the current, yung current ng ating mga kuryente. Doon niya nagkaroon siya ng mga computation, kung ano ba yung tamang current na volt, yung current kung saan. Explain niya kung paano dumadaloy ang electric current through battery, through wires. So because of Andre Ampere. Next, we also have Joseph Henry, electromagnetics, magnets for lifting industrial scale weight. So because of Joseph Henry, we will able to lift yung mga mabibigat na bagay. So katulad din sa mga nangyayari or nakikita nyo sa ating paligid. So yan yung kanyang technique.
para mabuhat yung iba't ibang mabibigat na bagay. Next, we also have Alexander Graham Bell, okay, the telephone. Because of the telephone, hindi na natin kailangan magsulat, di ba po, sa isang papel, tapos ipadala sa ating loved ones, inaabot pa tayo ng months or years bago makuha. But because of Alexander Graham Bell, we were able to communicate through callings, we are able to communicate through the use of telephone. Okay? Next is that, Thomas Edison. I know marami na po ang mga may kilala kay Thomas Edison kasi 'di ba si Jimmy Neutron, siya ay fan kay Thomas Edison. And also if you're going to watch the Wizard of Oz. So si Wizard si Oz ay si Wizard of Oz, siya po ay naniniwala sa mga idea ni Thomas Edison at nabubuhay siya sa idea ni Thomas Edison. So kung mapapanood niyo po yung movie na yon, so katulad niya, Edison invented electric bulb. So that's the reason bakit tayo may mga ilaw ngayon. And phonograph, meaning yung pagpuproduce ng sound sa second picture. So dyan nagsimula kung bakit tayo nakakapanood, nakakarinig ngayon ng mga music through mga DVD. And also, yung pa-third ay motion picture. Bakit tayo may mga TV ngayon? Dyan nagsimula yung idea. May mga TV kahit nakakanood tayo ng sine. So because of Thomas Edison. While si Guglielmo Marconi, so invented wireless telegraph apparatus, advancement of worldwide communication, facility in communication, transportation, electricity, improved commerce and trade. So if we're going to look at the picture, di ba minsan sino mahihilig po dito na manood ng mga war, di ba? Yung mga gera na palabas. So kapag makikita nyo, di ba may pag tumatawag sila, hindi naman sila mismo directly tumatawag sa telepono, but the use of yung katulad niya na ang ginagawa, tinatap nila. Kung ilan yung tap, ganun din yung message. And nagkaroon tayo ngayon ng wireless communication, okay? Other than telephone. Next, in 19th century, okay, in emergence of science-based industry, large-scale manufacture of consumer goods, electrical power generation, industrial research laboratory, and that is the focus of science and technology. Paano ba tayo? In 19th century, production lang, product ng manufacturing of consumer, paggawa ng mga electricity, and also research laboratory. While in 20th century, nag-focus siya sa research laboratories about genetics or sa genes, physics, and chemistry. And also, in our 21st century, yung kasalukuyan po, saan po nag-focus si science and technology? Okay? Nag-focus si science and technology sa consumerism, okay? Yung pagpo-provide ng mga common goods, okay? And also, genetics, about heredity, mga genes natin, okay? So, nag-more on, nag-discover pa sila. While also, in 21st century, science and technology focuses on computer technology. Okay? Mas in-upgrade niya kung ano man yung mga ginagawa ng computer ng mga sinaunang panahon. And in 21st century, we were able to have an energy-dependent industry. So meaning to say, mas more on nag-focus sila sa different kinds of natural resources kung saan kaya natin makakuha ng energy. Like solar, so mga renewable, while also in our non-renewable. So yun yung pinag-aaralan pa nila. While the last, green technology. So nagpo-focus si 21st century kung saan paano po ba makakakuha o makakagawa ng isang technology kung saan eco-friendly. So the reason why, if you're going to heard a word green technology, that means a technology that is an eco-friendly. Ibig sabihin, hindi nagsasuffer ang environment. And that is how 21st century uses science and technology. So for that, so that's all for today. So yun lang po ang ating lesson for today. Okay? And thank you very much. God bless you all.